Ayan. Ang pamagat po ng pag-aaral natin ngayong gabi, are you thirsty? Ayan. Sabi ay, ikaw ba ay, how? Ayan. Pag pinag-usapan natin si God, hindi rin natin pwedeng di pag-usapan ng tubig. Laging may kaugnayan ang Diyos at ang tubig. Kasi noong unang magpakilala ang Panginoon, ano po, malalaman nating na at nalaman nating may Diyos. Ang sabi, siya'y kumikilos sa ibabaw ng tubig. Doon pa lang sa Genesis chapter 1, 1 and 2. Sabi, in the beginning, God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. Sabi, the Spirit of God was hovering over the waters. Ang sabi ng Diyos ay sumasa ibabaw siya ng tubig. He moved upon the face of the water. Di lang natin talaga maipaliwanag ng husto yung misteryo between God or between water and God, God and water, water and God. Dahil meron talagang kaugnayan ang Diyos at ang tubig. Meron silang unity and connection. Ano nga ba ang napakagandang meron ditong sa dalawang ito, yung tubig at sa ang Panginoon? When the Lord appeared to Abraham, sabi, let a little water be brought, and then you may all wash your feet and rest under this tree. Sabi kay Abraham. Sabi din dun sa priest, ano po? Ano po? Ang isang, anong tawag to? Ritual sa mga priest ay yung maghuhugas muna sila ng tubig bago makapasok sa Holy of Holies o sa dakong kabanal-banalan. Nung inutusan ng Diyos si Moses, makikita natin na nakuha yung tubig mula sa bato. Nung nandun sila sa desert, kasi nagreklamo, nauuhaw daw sila. Naglamo, lumabas yung tubig mula dun sa bato. And then, nung malunod lahat ng mga kawal ng parao sa tubig din, nang bago makapasok sa promised land ng mga Israelita, tumawid muna sila sa tubig din po. Saan yon? Sa Jordan River. Si Jesus naman ay binaptized sa Jordan River din. There is something talaga between God and water. Ang tubig at si Lord. At ito pa, the first and foremost ministry and miraculous thing na ginawa ng Panginoon was done through water. When He was turned the water into wine. Talagang may significance yung tubig at si Lord. Amen? Nang si Peter ay nakalakad sa ibabaw ng tubig, nandun din si Jesus. He was walking also on the water. Si Philip at yung eunuch, sabi ng eunuch, meron ditong tubig, ano pa ang hadlang para, di ba ako mabautismahan? Grabe no, laging may kaugnayan talaga yung Diyos at yung tubig. And even our human body is also made of water. Yung utak natin at yung puso ay halos 73% water. Ang lungs naman natin ay binubuo din ng 83% water din. Ang skin natin contains 64% of water. Yung muscles and kidneys natin ay composed din po siya ng 79% water. Maging ang ating buto, ang ating mga buto, 31% water. Yung water rin ng ating dugo, ang ating buto. Because your body is composed of water. Ah, kahit pa nga ang tatlong araw na hindi ka mabigyan ng pagkain, basta may tubig, buhay ang tao eh. Noong ang inyong lingkod po, ano po, yung inyong abang lingkod ay nag-aaral pa sa Bible school, hindi ko na po matanda kung mga ilang taon na po yun.
Every year, meron akong parang offering ko kay Lord. Kasi every year, lagi may pagsubok ako eh. Ang dami kong pagsubok bago makatapos ng isang taon. So, may offering ko kay Lord 7 days. 7 days po, nagpa-fasting po ako. No, kaya naman po, napansin ko sa aking pag-aaral din po sa katawan, pwede ka talagang hindi mamatay. No, kaya lang, medyo hirap ka na pag mga 3 araw. No po, pero pag start may tubig lang, bahay ang tao eh. So, yun po, pinag-aralan ko talaga, minsan payat na payat ka na, gumagapang ka, lalo pag gabi, yun ang pinakamahirap. Ano po? So, magpipray ka talaga sa Panginoon, makalagpas ka doon, yung ano ng katawan. So, minsan, iba na yung amoy mo, yung hininga mo. Siyempre, tubig lang yung laman ng, ano mo, no, ng katawan mo. So, sa tulong ng Panginoon, nakalagpas din po tayo doon, no? At nakita ko na talagang napakalaki yung tulong ng tubig, no? Sabi nga ni Dr. Willie Ong, karamihan sa mga sakit-sakit natin malulunasan kapag tama lang po ang pag-inom natin ng tubig. Kaya payo niya, no, 8 glasses a day, no? Kaya nga po ako ngayon po ay tinuruan ako ng nanay ko, sabi niya ng water therapy. Kaya sa umaga, no, bago pala kumain ng anuman, tubig muna. Ayan. Kahit uminom ka pa ng soft drinks, ng mga juices, ng mga kape, ng milk, ng kahit anong liquid, at the end of the day, mauuhaw ka pa rin eh. Kailangan mo pa rin tubig talaga upang mapawi ang iyong uhaw. We need water. That's why God loves water and God loves you. Amen? Even our spirit needs water. Kapag sinabi ng tao na sila ay spiritually dry, kadalasan nangangahulugan ang pakiramdam nila ay malayo sila sa Diyos o nakipagpunyagi sila para sa paglagong spiritual. Ano po? Parang hindi nila nakikita ang Diyos na kumikilos sa kanila pong buhay. Kaya nagsisimula silang panghinaan ng loob, laging mayroon parang may pasanin, pero ang katotohanan po nun, you are spiritually dry. Lagi pong may metaphor, may analogy, ang water at ang relationship natin sa Diyos. Kasi sabi ng awit, kabanata 63, talatang 1, Psalm 63 verse 1, O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw ang hangad. Parang akong tuyong lupa na sa tubig ay siyang lunas. Oh, grabe, di ba? Grabe, ano? Yung alam mo, yung spirituality mo na ihambing, no? Nung sumulat ng Psalm, dun sa kanyang physical na katawan na nangailangan o nauuhaw sa tubig. Ang sabi, ikaw ay aking Diyos na lagi kong hinahanap ang uhaw kong kaluluwa. Ito ay isang panahon ng spiritual na pagkatuyo. Maaaring may maraming kadahilanan para sa pagkatuyo ng ating pong spiritual o yung ating spirito, dahil yung ating relationship sa Panginoon nga po ay medyo pakiramdam mo, ay malayo. Minsan ang spiritual na pagkatuyo ay sanina mga personal na kasalanan. Of course, alam naman natin yan, lahat tayo nagkakamali, no? Nagkakasala sa Panginoon, na ito po'y maaaring maging sani, no? Ng pakiramdam natin na tayo malayo sa Diyos. Sapagkat sinusubukan nating mabuhay para sa ating sarili, kaya sa halip na mabuhay para sa Diyos, maaari nating malunasan ang oras ng pagkatuyo sa pamamagitan ng pagtatapat sa Diyos, o yung ating mga nagagawang pagkakamali, lumapit tayo sa Diyos, at siya naman ay lalapit sa atin. Sabi ng unang Juan, kabanata 1, talatang 9, subalit, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. God offers some solutions to our spiritual dryness. When Jesus revealed himself to the woman in the well, ano sa Tagalog yon? Balon. No po, matatagpuan natin sa John chapter 4, ayan, verse 7, when a Samaritan woman came to draw water,
Jesus said to her, "Will you give me a drink?" His disciples had gone into the town to buy food. The Samaritan woman said to him, "You are a Jew, and I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink? For Jews do not associate with Samaritans." Jesus answered her, "If you knew the gift of God and who it is that asks you for a drink, you would have asked him and he would have given you living water." Sabi ng Samaritan woman, "Sir," the woman said, "you have nothing to draw with and the well is deep. Where can you get this living water? Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as did also his son and his livestock?" Jesus answered, "Everyone who drinks this water will be thirsty again. But whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in the spring of water welling up to eternal life." Then the woman said to him, "Sir, give me this water so that I won't get thirsty and have to keep coming here to draw water." Water is not only to quench your thirst, but water means sanctification. Sabi kasi ng verse 16, he told her, "Go call your husband and come back." This symbolizes that the moment of sanctification para sa Samaritan woman, excuse me po, ay yun po yung pagkakataon para, you know, lumapit siya sa Diyos at talagang magpalinis siya sa Panginoon. What do you mean by sanctification? Sanctification will take what's dirty and make it clean. Yung marumi, gagawin niyang malinis. Yung bitter, gagawin niyang sweet. Yung dark, gagawin niyang maliwanag. Yung magulo, gagawin niyang maayos. Yung mahirap, gagawin niyang madali. Yung pangit, gagawin niyang maganda. Yung kamatayan, gagawin niyang may buhay. Amen. Kapag lumapit tayo sa Panginoon. Kaya kahit may degree ka pa, nakatapos ka ng kung ano mang mga meron tayong diploma, kailangan mo pa rin ng living water. Kahit marami ka pang investment sa maraming negosyo, kailangan mo pa rin ang tubig na nagbibigay buhay. Kahit pa nga meron kang bahay at lupa, magarang sasakyan, you need a living water. You are a good looking and beautiful and flawless, but you need a living water. Bagong riban ka, amen, kanina, no, maraming bagong riban, pero kailangan mo pa rin ang tubig na nagbibigay buhay. May maganda ka mang karir, no, may maganda ka mang trabaho, pero kailangan mo pa rin ng living water. Kahit pa nga famous ka, kailangan mo pa rin ng tubig na nagbibigay buhay. Kahit ikaw pa may pinakamataas na posisyon sa buong San Sinukob, kailangan mo pa rin ng living water. Kahit meron ka pang pinakagwapong papa sa buong mundo, you need a living water. May rason kung bakit ganyan ang nararanasan mo sa iyong buhay. Dahil kailangan mo ang tubig na nagbibigay buhay. Dahil ang sino mang uminom, sabi ni Jesus, ano po, sa tubig na nagbibigay buhay, kailanman hindi na muling mauuhaw. God will give you a sustainable blessing, not one-time giving. Sabi ng Revelation 22 verse 1, "And he showed me a river of water of life, bright as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb." Sabi din po ng John 7, 37 to 38, "On the last and greatest day of the festival, Jesus stood and said in a loud voice, 'Let anyone who is thirsty come to me and drink. Whoever believes in me, as the scripture has said, rivers of living water will flow from within them.'" Alam niyo po, pag kayo po, no? If you are watching the news every night, every day, pagkagising niyo sa umaga, ako po kasi na talagang mahilig akong pag medyo wala ka pang 100, mahilig ka na sa mga news. Noon, dati hindi naman ako mahilig sa mga news eh.
Pero ngayon, grabe, nahihilig na po talaga ako. Yun po, pag nanood ka ng news, nakaka-stress, nakakapagod na, puro pandemic, puro COVID. Ano po? Kung ilan na naman ang cases, ilan na naman ang namatay, kung ilan matatapos ang lockdown, tapos nagkakagulo pa sa mga vaccination area, nagkakaunahan sa pila. Dahil nga daw po, sabi nila, may fake news na pagka walang vaccine, walang ayuda. Kaya hinahanap nila ngayon si Ayuda Asan. Ilan na niyo? Ayuda Asan. Dahil nagkakaubusan na nga daw po ng vaccine. Dahil hindi daw makakalabas pag hindi ka vaccinated. Ang dami, ano? Grabe na, pandemya na nga. Ano po? Tapos marami pong mga ganyang fake news. Tapos nandiyan pa yung mga Delta, no, na mga variant, na new variant, may Lambda pa. Ngayon, mas matindi. Ito, galing to kay ano? Kay Ate Chak, no? Nung isang araw lang, tinext niya sa akin. May bago daw, may mas matindi pa sa Lambda. Walang kasawa-sawa yung virus. No, may bago daw ngayon, yung ano ba yun, Ate Chak? Paki-comment nga dyan. Yung Bilsa 30 ba yun, virus? Bilsa 30 virus. Yun daw, ang tindi ng tama noon. Kahit naka-face shield ka pa, naka-mask ka pa. Ewan ko kay Ate Chak, kung saan niya nakuha yung fake news yatay na Ate Chak. Galam mo, kahit naka-face shield ka, naka-mask ka, talagang tatamaan ka sa utak, sa puso ng Bilsa 30 virus na yun. No? Elsa. Ano, Elsa? No? Si Ate Chay, dami kasing pauso eh. Ano yung mga Bilsa na yun? No? Ate Chay, comment mo niya yung Bilsa 30 virus. Sabi niya kasi sa akin, Pastor, may mas matindi pa sa Delta variant. Sabi niya, Bilsa daw, Bilsa. Bilsa 30. Tapos bigla niya siya sabi, Bilsa 30. Yun, diba, pagkakatapusan, di ba? Yung bilsa sa kuryente, bilsa bahay sa bahay, bilsa ano pang anak, sa cable, bilsa internet, bilsa dami, dami babayaran. Eh, yung mas matindi daw sa virus yun. Nye! Ano ba naman yan, kuy? Sobrang uhaw na uhaw na ang tao. Ano po, sa kasagutan para sa luna sa pandemyang ito. Tapos may economic crisis pa. Wala daw po gamot yung bilsa. Wala daw gamot yung bilsa. Ayan, oh. May economic crisis pa. Tapos dagdagan pa ng mga calamity. Nakakasawa na. Ano po, may tumawag nga po yung si Tito Ariel, no? Meron daw dito. So, tapos bangayan pa at siraan pa ng mga politiko dahil malapit na election, of course. Diba? Nakakasawa. Because one problem creates another problem and another problem. Tulad ng pandemic. Ano po? Siyempre, pag may pandemic, sira ang ating ekonomiya. Hindi mo pwedeng ayusin ang ekonomiya kung hindi pa nalalagpasan o napagtatagumpayan natin ang pandemic. Talagang babagsak at babagsak. Dahil maaaring apektado yan. O, apektado ang bawat isa. Magkasangasanga yan eh. Kailangan malaman natin muna kung ano ang solusyon o yung ugat ng problema. Siyempre, kapag may pandemic, maapektuhan talaga ang ekonomiya. It is a domino effect. Ano po? Maapektuhan din yung, of course, yung mental, yung physical, yung social, and even spiritual aspect ng humanity. That's why some people feel spiritually, they are spiritually dry. Because of physical, mental, or emotional pain. Diba kapag nagkasakit tayo, wala. Tapos wala pang laman yung sikmura natin. Madalas mahirap mag-focus sa Diyos. Ano po, yung iba naman, mas mahirap daw, mas banal. Hindi po ako naniniwala doon. Ano po? So, merong epekto yun. Kapag kumakalaman sikmura mo, wala kang makain. Ang hirap mag-focus sa Diyos, ha? Kaya yan ang sobrang napaka-dry ng mundo. Hindi nyo ba napapansin? Kahit dito nga sa Hawaii, tumutuloy ang buhay, umuusad, pero dry. Amen? Yung bang basta lang makasurvive, basta survive lang natin. No? Itong pandemyang ito. Yung mairaos lang yung buhay, pero wala naman talagang, you know,
parang yung napapansin ko sa paligid eh, parang talagang you know, dry talaga. Again, God offers solution to our spiritual dryness. Kasi sabi ng Isaiah 43 verse 19, "Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert." Galing ng Panginoon. Alam niyo po, nangako ang Diyos doon. Ganda ng verse na yun. Paborito ko yun. Sabi ng verse na yun, ng 43:19 ng Isaiah, "Bibigyan ko kayo ng bagong season. Bibigyan ko kayo ng bagong panahon. In the middle of the dry land, He will make a rivers in the desert." Grabe. Galani po yun. Galing ng Panginoon, ano? Yung ganitong dry daw na buhay, pwedeng may mag-spring up. Merong pong tubig na lalabas kahit nasa desierto. Kaya mahalaga, alam niyo po, lift up our voice to the Lord. Amen? A voice of triumph. Sing praises to God. Sige lang. Magpuri lang sa Panginoon. Amen? Para yung dry na, you know, nararamdaman natin, you know, magkaroon ng buhay ulit. Diyan mismo sa kinauupuan mo ngayon. Saan ka man ngayon? Nanonood ka man ng FB Live na ito. Ano man ang iyong ginagawa, pagsigawan mo sa mundo na ang Diyos ay buhay. Sabihin mo sa iyong mga anak, ang Diyos ay buhay. Sabihin mo sa iyong negosyo, ang Diyos ay buhay. Sabihin mo sa iyong mga katrabaho, ang Diyos ay buhay. Sabihin mo sa iyong may sakit na nanay o sa iyong may sakit na, you know, pamilya, ang Diyos ay buhay. Sabihin mo sa pera mo sa bangko na unti-unti nang nautas, ang Diyos ay buhay. Sabihin mo sa minamahal mong bansa, ang Diyos ay buhay. At dahil diyan, magkakaroon at dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Kahit pa nga sa gitna ng, you know, sa gitna pa tayo ng disyerto. Do you need water? And find a resting place. Sabi ni Jesus, "I've got the power to break the yoke of yesterday that breaks the curse of this pandemic that really affect your entire life." Sabi ng Psalm 42 verse 1, "As the deer pants for the streams of water, so my soul pants for you, my God." Sabi ng Psalm 23 verse 2, "He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters." Grabe, no? Lagi talaga yung tubig, no? Tsaka yung Diyos. Ang Diyos at ang tubig, lagi may kaugnayan. Sabi ni Haring David, "He leads me beside quiet or still waters. You cannot drink in turbulent water or unsettled or unstorm or a stormy water or a flooded water." Wala na pag may nakita kang tsunami waters, you cannot drink. When the current is strong, you cannot drink. Kaya ang galing ng Diyos, sabi niya kay David, yung kalmado at tahimik na tubig ang pinagdala ng Diyos kay David. Kaya, kung sobrang uhaw ka man ngayong gabi, nauuhaw ka, ano po, nandyan ang, you know, inaalok ng Diyos, still and quiet waters. Alam niyo, kaya hindi tayo makainom. Grabe. Umiikot ang ipo-ipo. Alam niyo po yun? Umiikot yung tubig. Paano kung makakainom nun? When your head is clear and calm, you can think well. Mas madali kang kapag-isip ng tama. Madali kang makaintindi, makaunawa ng mga bagay-bagay. Amen? Mas makakadiskarte ka sa buhay. Nas nagiging creative ka, lumalabas yung galing mo, nakagawa ka ng mabuting bagay when the waters are still. Kaya ang sabi ni Lord, still waters. Kaya ang alam nyo, yung kaaway, umaatake sa pamagitan ng, you know, yung guguluhin tayo, is pagiging busy natin, pinadadami niya ang ating mga lalakanin, pinatataas niya ang ating anxiety,
para pag naging busy tayo, hindi na tayo nagiging kalmado, hindi na tayo quiet and still waters. Nagsisimula na tayo may stress, hanggang nadidepress na tayo, nagiging bitter na tayo, nagagalit na tayo sa mundo, at unti-unti na tayo nawawasa. Because your prosperity is the reflection of your inside. Thirsty people do desperate things. Di ba pagkauhaw po kayo, talagang yun, you know, talagang gagawa ka ng paraan para makainom. Amen? Siyempre, hindi ka na makahintay. Sobrang uhaw mo na. Kahit ano na lang, pwede mong inumin. Kailangan mo ba ngayong gabi ang tubig? Hindi ka ba nauuhaw? Hindi ka ba dry? Nais mo bang uminom mula sa balon na hindi mo hinukay? Sabi ni Lord, sino mang nauuhaw, pumarito siya at uminom ng tubig na nagbibigay buhay. Again, ang sabi ng Revelation 22 verse 1, and he showed me a river of water of life, bright as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb. Again, sabi ng 7 John 37 to 38, on the last and the greatest day of the festival, Jesus stood and said in a loud voice, let anyone who is thirsty come to me and drink. Whoever believes in me, as the scripture has said, rivers of living water will flow from within them. Nauuhaw ka ba ngayong gabi? Lumapit ka kay Kristo at uminom ka. Drink the floods. Are you thirsty? Come to Christ and drink. He will give you His water and your thirst will be over. Amen. Are you thirsty? Lumapit ka kay Jesus. Di ka na muling mauwa. God bless us all. Let us pray. Heavenly Father, thank you, Lord, for this simple and wonderful message that comes from your words. Lord, give us a clear and personal application sa salita mong ito, Panginoon. Dahil, Lord, kita namin sa buong mundo, grabe yung dryness. But Lord, sinabi mo sa iyong mga salita, whoever drinks, or whoever drink, Lord, dun sa water na inaalok niyo, hindi na muling mauuhaw. Lord, ngayong gabi, sino man dito, Panginoon, nanunood, nakikinig ng iyong mga salita, nawa po, makainom kami sa tubig na nagbibigay buhay na inaalok mo naman sa aming libre. Lord, lahat kami, Panginoon, na narito, ibsan mo po ang uhaw na nararamdaman namin at yung dryness namin, Lord, mapaltan, Panginoon, ng buhay na talagang that really at nakaka-praise, nakapag-shout ng praise the Lord, nakapag-dancing, Lord God, nakapag-awit sa iyo, Panginoon, in the middle of the desert. Kaya Lord, ngayong gabi, payapaan niyo po utak namin. Ang sabi niyo, Panginoon, dinadala niyo kami dun sa still and quiet waters. Hindi mo kami dinadala dun sa magulo, hindi mo kami dinadala dun sa mga malalakas yung current, Panginoon, para makainom kami at maibsan po ang aming ulo. Salapat po kayong gabi. I-bless niyo po sa puso namin ang iyong napakagandang mensaheng ito. Lord, nawa, talagang, Lord, ngayong gabi, kahit na lockdown sa Pilipinas, meron pa rin mga sa buong mundo, may pandemic pa rin. Lord, gawin mo kami, Panginoong, talagang pressed na pressed. Dabi nga niyo sa Psalm 1:1, Panginoon, na yung puno ay laging nasa tabi ng streams para laging namumukadkad, bumubulaklak, nag-spring up yung kanyang dahon at nagkaroon, Panginoon, ng magandang bunga. Kami din po,
kaming mga nauhaw. Palitan mo po kami ng, you know, satisfaction, Panginoon, sa iyong presensya. Bless niyo po kami ngayong gabi sa pangalan ni Jesus. Amen.